Magandang araw sa lahat mga ka-farmer. So sa muli, nagbabalik po Beans TV. So magandang araw sa lahat. So maraming salamat mga ka-farmer sa panunod na ating vlog about sa pag-alaga po ng 45 days. So ngayong araw po mga ka-farmer ay kukunin na natin o tatanggalin natin yung dumi ng ating alagang broiler. So yan po mga ka-farmer. Kung natatandaan yung mga ka-farmer ay nilipat natin sa kabila yung ating alagang broiler. Nung sa medyo mas malaki para hindi sila magsiksikan. So ito yung naiwan nila mga ka-farmer sa baba. Yan. Yung dumi nila. Yan. So tatanggalin natin yan mga ka-farmer. So yung kung sa nagtatanong dyan, kung ilang araw po ba ating kukunin yung ating dumoy ng alaga nating broiler mga ka-farmer. So depende din yun. Kasi alam nyo mga ka-farmer, pwede din natin itong patungan ng risal. Yan. So kung nakita nyo mga farmer, may mga dumi. So pwede nyo patungan ng risal yan. Para fresh naman sa taas. O di kaya kukayin nyo. O ipaghalo. Pero advice ko mga ka-farmer, maganda pag takpan. Patung-patungan. Para hindi na mangamoy. So katulad dito sa kabila mga ka-farmer, ay hinukay ng ano, ng mga manok. Kaya tanggalin natin to. Saka ilang araw po ba to mga farmer? Nasa 10 days na ata to. So, pero okay din yung wala pa rin amoy mga ka-farmer. Kasi nga, pinatong-patungan lang natin ng rice hull. Saka hindi naman na sobrang basa talaga bago natin patungan mga ka-farmer. So, kailangan natin yung medyo maingat tayo sa ating mga manok. Kasi, pag naamoy nila yung mabahong dumi nila, baka sila ay magkasakit at baka magbansot mga ka-farmer. So ito na, sisimula din natin natanggalin yung kanilang dumi. So meron nag-comment sa akin mga ka-farmer sa previous ko na vlog about sa paggawa ko nito. Sabi nila ay didikit daw yung dumi sa trapal. Pero sa akin mga ka-farmer ay hindi didikit yan kung unahan natin ng risal sa baba. Kasi sa kanila ay trap pa lang bago pag-ipot sa kayong risal. Pangit yung mga ka-farmer, didikit talaga yun. So, papakita ko sa mga ka-farmer pag nilinisan namin yan kung may didikit pa. Kasi yung ginawa natin ay risal muna bago para pang salud sa dumi. So ito na mga ka-farmer. Kukunin natin. Kasama ko yung pinakagwapo kong pamangkin. So tutulungan niya mga ka-farmer. So ito na, kunin na natin. Natin. Ito. Maganda lang ito kunin kasi ganito lang ka-farmer oh. Napaka-smooth lang siya. Kasi nga, trap pa lang oh. Yan oh. Oh. Napakadulas lang mga ka-farmer. Ganyan lang. Masimple lang kunin, no? Dulas lang siya. Aside sa, ano mga ka-farmer, aside sa lupa. Ang hirap yung kunin. Oh, ang dulas lang talaga. Ang dulas lang. At saka walang masyadong amoy. Kasi nga, risal siya. At saka hindi natin hinahayaan na maging basa talaga bago natin patungan. Yan. Yan mga ka-farmer. O sa baba o yan. Yan o. Trapal. Walang dumidikit yan. Ipot. Ah, hindi naman sumabaho. Yan o. Oh, napakadulas lang. Sobrang smooth lang talaga. Napaka-smooth mga ka-farmer. Ayan o. Ganyan lang. Alright.
gusto ko ni Gato. Tuputan ito, tuputan na. Saka maganda mga ka-farmer, yung... Maganda talaga pag rice hull mga ka-farmer kasi yung langaw hindi makapunta dito. Kasi hindi nangangamoy yung ating kulungan. Yan. Maganda pag rice hull mga ka-farmer. Well, nababasa, natutuyo agad. So yan mga ka-farmer, yung ating ilalim ng kulungan. Yan yung pamangkin ko. So siya lang muna yung pinakuha ako kasi medyo napagod na ako mga ka-farmer. Yan, mabutin dyan yung pamangkin ko. So dito yung ibang ano natin mga farmer. Oh. Yan. Yan yung mga rice hull natin sa kabila. Doon din sa kabila. Yan. Yan ang mga farmer. Nakakuha na natin yung rice hull sa ilalim. Pero kukunin pa natin yung sa mga gilid-gilid. Yan. Kunin pa natin yan. Kasi yan yung mga rice hull na nakawala dyan. Na punta sa tabi kasi yung mga manok pumasok dito sa loob. Kainis. So yan mga ka-farmer. So pa-finalize pa yan dito. Para mawala talaga yung ano dyan. Yung mga rice hull kitsa tabi-tabi. Yan. So ito mga farmer. Ito pagalitin natin. Kasi naka-design talaga to. Naka-tabi. Yan. Naka-design yan mga ka-farmer. Naka-design to para kung sakaling mayroong ditong mga na tapon sa labas, pwede natin linisin. Yan yung silalim niyan mga ka-farmer. May trapal din para hindi ma-direct yung dito sa lupa. Yan, so linisin natin. So yun mga ka-farmer, natapos na po natin na linisan yung ilalim ng ating kulungan. So yun mga ka-farmer, maraming salamat po sa panonood ng ating channel. Saka mabuhay tayong lahat mga ka-farmer. Saka maganda talaga, i-recommend ko sa inyo
yung ganitong klaseng mga ka-farmer na pangsalo sa dumi ng ating alagang broiler. So, mabuhay tayong lahat. God bless us all.